Daphne? Oh. Pero, paano? Ano? Ano pang baho ang ilalabas mo sa akin? Ha? Rosa, kapag tinakbuhan ang anak mo ang anak ko, ilalabas ko lahat ng baho mo. Baka pati asawa at anak mo, takbuhan ka na rin. Sarap ba itong paputukin? Gusto ko parang i-testing to dito. Bukol! Ay! Hindi naman nandito ka. Ay, Sir Sigmund, ako. Hindi ka pa po natitiklo yung mga nagtutulak doon sa pier eh. Di bali, ayos lang yan. May pagagawa ako sa'yo. Meron na naman po ulit. Parang sunod-sunod po ah. Okay, bakit? Nagre-reklamo ka na? Hindi po eh. Yun nga po sinabi ko, parang sunod-sunod. Kasi tama po yun ngayon. Medyo sinisipag po ako eh. Ano po may papagawa niya sa'kin? May tumalo kasi sa'kin eh. Gusto kong trabahuhin mo siya. Tumalo? Sir, sino naman po tangang tatalo sa inyo? Charles Beret ang pangalan niya. Anak mo yaman. Charles Beret? Bakit? Kilala mo? Po? Hindi ho. Hindi ho. Anak mayaman ho kanyo eh. Eh, kayo lang po yung kilala kong mayaman eh. Bakit po? Ano po bang atraso? Huwag mo nang itanong kung anong ginawa niya. Basta gawin mo yung pagagawa ko sa'yo. Ma'am Rosa? Habagat, my poor, cute boy. Mabuti naman at may cellphone ka na. Do you know how to use that? Opo naman. Mabuti naman. Handa ka na ba sa unang trabaho mo? Ano po yun? Simple lang. Di ba nagkakilala na kayo ng anak kong si Charles Beret? Opo. May nagtatangka sa buhay niya. I want you to guard him with all your life. Ha? Gawin mo ang lahat para hindi mapahamak ang anak ko bago siya mag-abroad. Eh, sayabang pa naman po ng anak niyo. Hindi po ako magtataka. Anong sinasabi mo? Chappy ka? Wala ho. Sabi ko, panis po yung pinapagawa niyo. Panis? Whatever! Just do whatever it takes to save my baby boy from bad people. Understood? Yes, ma'am. Hoy! Habagat! Saan galing to? Bakit may ganito ka? Ginagastos mo ang pera natin? Ay, hindi po. Ito, bigay sa akin ng kaibigan ko na mayaman. At bakit ka naman bibigyan? Ikaw mag-iingat ka dyan sa mga kinakaibigan mo, ha? Dahil maraming manloloko dito. Yes, ma'am. Anong ulam? Adobo, kung gusto niyo po. Sige, mag-ain ka na at nagugutom na ako. Oh, sige, sige. Nandito. Ano trip mo? Ba't ka nandito sa bahay ni Charles? Akala Charles ba to? Si Charles Perry? Alam mo, mula na nakarang araw pa, ang weirdo-weirdo mo. Tapatin mo nga ako. Pusher ka lang ba o addict ka na rin ba ngayon? Ano ba ginagawa mo dito ha? Addict? Hindi, may hinihintay lang ako dito. Ay, may hinatid pala ako dito. Ha? Si... Mintayin, si Jackie, yung huh? Mayaman yung taga dito. Mayaman? Yung chicks? Oh, huh? Yung chicks ko. At, alam mo, puro drawing lang naman yung mga chicks mo eh. Simula ng bata pa tayo, wala ka mang pinapakilala ng chicks mo. Oh, sira? Ano ba nung pinapakilala? Eh, siyempre, ba't ko ipapakilala eh? Mga ugali nyo, mga soltero kayo. Masalisihan nyo pa ako. Ano? Isusultin nyo yung chicks ko. Hindi, ibahin. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ako? Oo. Kasi may tumama sa wedding, di kaya ni nanay ko pumunta dyan. So ako na lang kasi yun nga masakit kasi yung paa. Naku, gilam mo. Kung masakit ang paa. Hanggang ngayon tayo, ganito na tayo katagal, nagbobolaan pa tayo. Tara na nga! Tara. Dito tayo. Dito ang daan natin eh. Ningning, sakay ka muna. Kailangan kitang kausapin eh. Oh. Hindi ko dapat si Daphne yung hinahanap mo, hindi ako.
Problema kasi kami ni Daphne. Gusto ko lang sana na may makakausap ako bago ako umalis ng ilang linggo sa Pilipinas. LQ na naman ba kayo? Mas mabigat pa sa LQ. Kaya kita gustong kausapin para at least makalimutan ko yung mga problema ko sa kanya. Ay, nako. Charles, nagkamali ka ng taong nilapitan. Baka lalong madagdagan lang yung problema mo dahil sa akin. Alam mo naman na kahit gaano pa kabigat yan, kakargahin ko yan para sa'yo. That's what friends are for, di ba? Ano, si Eric ba? Mahuhula ka na rin ba ngayon? Kung hindi ang nanay mong problema mo, si Eric eh. Ano, siya ba? Gago kasi ang boyfriend ko eh. Siya na nga itong seloso. Siya na nga itong insecure sa buhay niya. Siya na itong mahilig manduda at mang-away. Ayun naman pala. Ay, nako. Ay, naman naaalala ko na naman tuloy. Niloko niya kasi ako, Charles, eh. Kalahin mo ba naman, ano, nakuha pang mambabae sa hirap ng sitwasyon namin. Makaramdam ko tuloy, nagkamali ako ng lalaking minahal. Ano bang mali sa akin, ha? Ano bang pagkukulang ko? Walang kulang sa'yo, Maningin. Di ba ako karapat dapat mahalin ng totoo? Ha? Dapat mahalin. Mahal kita. Ay, nako. Tignan mo nga naman. Ikaw nga itong may problema. Tapos napunta na naman sa akin yung eksena. O siya, sige na, papasok na ako sa loob. Umalis ka na, baka mahuli ka pa dyan sa flight mo para dyan sa, ano ba yun, yung Capoeira. Oh, ayan. Capoeira tournament. Ayan, kung ano man yung, ay. Sige na ha. Sige. Ingat. Bye. Ingat. Hi, Delicious. Nag-reminis ka ba ng unforgettable moments natin dun sa jeep mo? Kung gusto mo, dito naman natin gawin sa harap ng bahay mo. Nakagarahin na jeep ko. Di na ako nagsasakay ng pasahero. Cute pa yung jeep mo. Ginagarahin mo. Eh, ako kaya? Kailan mo igagarahin? Pwede ba? Wala akong ganang makipagbiruan sa'yo. Ano, sino ba nagsabing nagbibiruan? Pwes wala akong ganang makipaglandian sa'yo. Eric, bakit ba kasi kung sino pang ayaw sa'yo, ito ka nagpapumili at pumasok? Eh, nandito naman ako. Bukas na bukas. Para sa'yo. Alam mo, mabuti umalis ka na. Baka may makakita pa sa atin, malaman pa ni Maningning, yari na naman ako sa shota ko. Shota mo o ex-jowa mo? Eric, sa tingin mo ba? Babalikan ka pa ni Maningning pagkatapos niya tayong mahuli sa akto. Maghihintay ako para kay Maningning. Eric, yung mga kagaya mo, gwapo, hindi pinaghihintayan ng mga babae. Sige. Pag nagsawa ka na sa kakahintay sa prinsesa mo, huwag mong kakalimutan na nandito lang ako at bukas ang palasyo ko para sa'yo. Bye. Man,
Ningning? Kamusta naman ang pang-aabang sa boyfriend ko? Ano? Dinadalaw ka ni Charles dito pa sa pamamahay ko. Daphne, gusto lang niya akong kausapin. Sinasalbahin niya ako dahil kay Charles, hindi na siya naawa sa baby ko. Sir Sigmund, hindi ko totoo yan. Alam niyo, hindi ko magagawa yan kay Daphne. Hoy, baka maniwala ka dyan. Papayagan mo na yung alipin na yan, sakta ng anak natin? Sir Sigmund, please, huwag kayong maniniwala. Tama na! Sigmund! Abroad because of my hero. Din kay Kelly, Mari, magaling talaga yan si Habagat. At tanggapin mo ito, my hero, kabayaran sa magandang trabaho mo. Ang laki po nito, ma'am. Marami pang perang aambon sa'yo. Basta gawin mo lang na maayos ang trabaho mo, ha? Salamat po. Now, I will only have to take care of that pregnant cheap girl that is bugging my son, and I will have mission accomplished. Let's toast to that, Mare. Habagat, Habagat. Sir. Sir. Bukol. Kumusta? Papagawa ko na ba lapida ni Charles? Sir, medyo sabit po nga eh. Kasi magdamag ko pong inabang kagabi, pero hindi ko po inabutan eh. Eh, yung mga pusher sa pier, nalinis mo na ba? Sir, yung pa nga po yung isang problema eh. Hindi pa po, kasi magagaling po magtago sa lungga yung mga ugok na yun eh. Alam mo namang ayokong sumasabit ang mga bata ko. Sabihin mo sa akin, kung ngayon pa lang, eh, hindi mo kaya lahat na pinapagawa ko sa'yo. Hindi po, hindi. Relax lang kayo, sir. Kaya ko po yan. Bumibelo lang po ako. May araw din po sa akin yung mga gagong yun. Sa susunod na magkita tayo, gusto ko magandang balita naman na ibibigay mo sa akin. Ha? Sunod-sunod ang sabit mo. Bingo ka na, bata. Yeah. Hi, darling. Where have you been? Yoga. I needed the break from all the chaos that's happening in my life. That's why you look sexy today. And after this break, ma, it's back to war. Makikita ng maningning na yan. Ay, nako, iha. You're beginning to sound like your mother.
Don't worry, Daphne. Tutulungan kita. After all, I'm still her evil stepmother. Gee! Harry, napadalaw ka. May swerteng numero ako ibibigay sa'yo. Ganun ba? Amin na. At nang matayaan nang ako naman ang swertehin. Hindi naman sa wedding, Belgie. Swerteng numero na baka sakali, mahanap mo yung anak mo si Mayumi. May nagbigay sa akin ng plate number na sinasakyan ni Mayumi nung makita mo siya. Eh, ganito gagawin mo. Pumunta ka sa presinto tapos tanong mo sa polis. Malalaman nila kung sino mayari ng kotse at kung saan nakatira. Ayun, mahanap mo na si Mayumi. Isip ko lang si Maningning eh. Ano mo to? Pinalayas mo tapos ngayon nahanapin mo. Isip ko lang kasi, alam mo ba, si Maningning ang may kagustuhan na mabuo ang pamilyang ito. Nalaman niya na hinahanap ko si Mayumi. Sigurado matutuwa yun. Bakit hindi mo nalang pabalikin si Maningning? Tsaka na. Kapag nahanap ko ng kakambal niya, inom na ako kayo ng gamot niya. Salamat, Iha. Ang gamot na kailangan ko ay yung panlaban sa manugang kong salbae. Maningning, masaya ka ba sa bahay namin? Hindi ko nga ho alam eh. Kapag kasama ko si Ma'am Eleanor at si Ma'am Daphne, parang gusto ko na hong umalis. Pero pag kayo naman ho yung kasama ko, okay naman ho ako, masaya. Salamat naman, Iha. At napapaligaya kita. Makaganti man lang ako sa kabutihan mo. At mapawi ko naman yung mga konsumisyon sa'yo na dinulot ng bahay na ito. Alam mo, sa edad kong ito, eh, yun lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Hindi kita pwedeng laging ipagtanggol sa kanila. Tanya Consuelo, yun naman mo kailangan ipagtanggol eh. At saka, ayoko naman ho na mag-away-away kayo dahil sa akin. Eh, alam mo, matagal na kami magkaaway ng manugang kong yan at apo ko. Pero, tingnan mo, umabot ako sa edad kong ito. Samantalang, marami akong dinaanan na hirap at sama ng loob sa dalawang yan. Kaya, kung gusto mong umabot sa edad kong ito, ito lang ang payo ko sa iyo, anak. Huwag kang magpatalo sa kanila. Huwag kang pumayag. Nagagawin nila yan sa iyo. Dokumento na kailangan nyo. Mabuti, Maningning. Balik mo ng Batangas, idaan mo kagad sa akin. Tagal ko na kailangan yan eh. Opo. Opo. Sinabi ko na nga ba eh. Lalabas din niyang bago. Thank you, Maningning. Gave me the right to hurt you.